Magandang araw, gabi man sa inyo. Kung kayo naroon at nanonood sa ating channel. Ako nga pala, kung first time ka sa aking channel, ako nga pala ang iyong lingkod at YouTuber, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Kung first time ka sa aking channel, please click the sub button in notification bell para ma-update ka sa mga bago nating video na kailangan mo. Yan. So, ang aking i-share ngayon ay ang mandatory benefits ng bilang isang empleyado. Empleyado ka ba? Pumapasok ng araw-araw? Ngayon, kung hindi ka empleyado, abay, mag-up na. Ito, sa mga empleyado lang. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho pa lang or nagtatrabaho na. May mga listahan ako dito na tinatawag na mandatory benefits ng isang empleyado. Yan. Silipin mo to kung dapat ito ay mandatoring binibigay. Ang sabihin, obligado silang ibigay sa'yo. Yan. Mandatory. Sa Pilipinas lang to applicable. Ha? Sa other country, iba. Okay po. So, unahin natin yung minimum wage. So, yung minimum wage, ang bawat region or bawat cities, may kanya-kanya po yung minimum wage. So, ngayon, i-check nyo kung magkano ang minimum wage dyan sa location mong pinagtatrabahuhan. Dapat, hanggang doon lang sila. Hindi bababa dapat ang sahod mo doon per day. Okay po. Ang the other one is ang premium pay. 30% ang premium pay. Paano ba itong premium pay? Dapat kasi sa isang linggo may 7 araw. Diba? Ngayon, dapat ang trabaho mo doon ay 6 lang. Ang ika-7 araw, 7 consecutive days, dapat ang isang araw mo doon ay mayroong 30%. Yun po yung premium. Kung tawagin niya sa iba ay Sunday premium. Binibigay ba yan ang employer mo? So ngayon kung hindi, maging huminga ka ng malalim at pag-isipan mo. Diba? The other one is night differential. So, hindi porke gabi na may night differential ka na. Ito po ang night differential ay para sa inyong kaalaman, nag-uumpisa yan sa alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Yun, doon lang nag-po-fall yung night differential. NSD kung tawagin. Short term. Short word. Okay. Magkano naman ang bayad na night differential? Ay, 10%. 10% lang po ah. The other one, ang di ba pa ay itong 13-month pay. Okay, 13-month pay. Kailan ba dapat ma-receive itong 13-month pay? Dapat ma-receive mo ito before December 24. Ngayon, pag na-late pa yung after December 24 or 25 na yan, abay late na sila. I-remind mo na sila. Ah, late na po kayo. Kakaroon na kayong violation of sa Labor Code of the Philippines. Yan po ah. The other one is separation pay, retirement pay. Sure, yo, retirement fee po ang mandatory dito. Take note, mandatory dito ay half month ng sa iyong salary. Example nito, halimbawa kung ang sahod mo ay sabihin nating 12, dapat pag nag-separate ka dyan, ang mandatory ibigay sa iyo ay kalahating buwan ng sahod mo. 12 ay 6,000. Oh, per year. So, kung naka 5 years ka, times 5. 6 times 5. Diba? Yun lang po ang mandatory. Kung binigyan ka ngayon ng isang buwan ng employer mo, abay, kunin mo na. Okay na yun. Panalo ka na doon. Kasi ang mandatory natin is 1/2 lang. Ayan po ah. Alinaw, 1/2. So, the other one benefit is
leave benefits. Ano ba itong leave benefits na to? Kailangan, ang kasulat dito ay regular meal. O, ngayon, kailangan may break time ka daw. Sa 8 hours, kailangan mayroon kang meal. Break time ng isang oras. 60 minutes. Mandatory po yun. Kailangan bigyan ka ng break time. And may alam ko may extra pa to. 20 minutes with pay. Yung 20 minutes na break time ay kasama yun sa bilang ng trabaho mo. Pero break time ka, may bayad dapat. Okay? Kung hindi yan binibigay sa'yo ng employer mo, ay kalabitin mo sila. Sa'yo, ma'am, base sa Labor Code of the Philippines, blah, blah, blah. Ito po ang dapat kung receive sa inyo. Dapat merong ganito. The other benefits is parental leaves. Ito ay paglalaki ka, meron kang nanganak yung asawa mo na kailangan bigyan ka nila ng 7 days pay leave. Dapat may bayad. Mandatory po yun. So, i-provide mo lang siguro yung nararapat na dokumento hinihingi nila. At sa babae naman, maternity. O, ang maternity ay sa ngayon, dati ay 80 lamang, 80 days lang, ngayon ay approved na ni President na 120 days or equivalent normal. Pag CS ka naman ay depende yun sa prescribe ng doktor at bibigyan ka na dapat. So, yan po yung mandatory. And the last in the last is contribution. So, dapat ang employer mo ay naghuhulog ng SSS. Pag-ibig loan. PhilHealth. Kasi ito kasi doble ang alam ko. May parts kayo dito. May parts yung employer nyo. Kumbaga kayo hati. Alimbawa, 100 yung kinalta sa inyo. So, employer mo dapat 100 din. So, tandem, doble. Kasi kung hindi, nakamino sila sa'yo. So, kalabitin mo sila. Ma'am, basis sa Labor Code of the Philippines, dapat naguhulog kayo. So, the matter of, i-verify nyo kung talagang naguhulog sila. Ang tanong, meron ka bang dokumentong ganito na nag-apply ka ba sa PhilHealth SSS at Pag-ibig? So ngayon, kung wala ka, paano ka mahuhulugan? Yan po. Napaka-ekli lamang ng video dito, pero mapapakinabangan nyo. So kung kayo ay mapapasok pa lang o namamasukan na, so kailangan nyo to. So kailangan aware kayo at least sa basic ng batas natin. So yan po. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Achiever. At huwag pong ipagdamot, i-share yung video. Pwede pong i-share. At pwede rin mag-comments. Yung okay lang na comments, ha, huwag pong yung sub-to-sub, pangit po yun. Bawal po sa YouTube. Okay, maraming salamat. Pakishare po itong video para makatulong tayo sa ating mga employees. Thank you for watching.